Hello, 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 hello. Magandang araw mga kakuskusan. My content today is magtatahi tayo nito. Ito ay laruan ng aking dog. Dahil siya ay sira, tatahiin ko. Tingnan natin kung tatahi ko pa. So, kasi ang cute-cute niya, pinapatapon na sa akin. Pero, yung tela niya matibay. Kaya, kaya ko pa yan. Para, isi-challenge ko yung sarili ko kung magaling pa ako magtahi. Dahil sa totoo lang, ako yung tumahi ng lampi ni Hazel. Yung baby pa siya. Pati mga pajama, mga damit, mga jumper. Tahing kamay ko lang yun, guys. Ayan. Hindi nyo akong magtahi ng laruan ni Bobby. Ito yung pum niya sa loob ko. Ayan, tinanggal ko siya para matahi ko ng ayos. Nilaban ko muna siya. Ayan, tuyo na siya. So, samahan nyo ako. Tatahiin natin. Okay? So, dahil green siya, hanapan natin siya ng walang kakulay, kaya pwede ng white, no? Okay lang, white. White na lang. Okay, baby lang naman to. Lang. Ayan. Ito ng karayong. Karayong, karayong. Where are you? Where is the karayong? It's here. Kaya tingnan natin kung malinaw pa ang aking mata. Maliit pa ako. Kinagano lang. Pag hindi ko ito nasulot, matanda na ako. Eh kasi naman ang labo ng ilaw. Pag hindi ko ito nasulot, ibig sabihin, lola na ako. Lola glo. Nakakaduling. Shoot ba? Ayan. Yes. Shoot. Shoot. Yes. Ibig sabihin, malinaw pa talaga yung mata ko. Sobrang linaw. Diba? 50 na, nakakalasulot pa ako ng Corium with Sinolet sa butas. Ang liit-liit na shoot ko pa. Tapos malabo pa yung ilaw. Labo ng ilaw. Ayan, anuhin na natin. Umpisahan na natin kung matatahi natin ang laruan ni Bobby. Kaya ko yan. Kaya ko yan, ako pa. For the first thing, buti pinaligtad ko siya. Unahin natin sa unahin natin dito sa ilalim. Kasi dahil ganyan. Ano lang ito? Kung hindi lang maganda yung tela na tatapon ko na ito. Kutak sa yung tela, matibay, parang maung. Alam niyo pa guys, nung maliit pa si, ano, si, nung buntis ako kay Hazel, dalawang dosen ng, yung ano, yung katsa. Alam niyo ba yung katsa? Yung sako ng harina. Isipin niyo yun ha, yung sako ng harina, may mga sulat yun.
Alam niya yan, may pintura. Sobrang hirap ko. Alam mo, ang bili ko dun sa isang katsa ay 6. 6 pesos. Tapos, napaputi ko. Nagawa ko talaga siyang lampin. Alam niyo ba yung lampin? Lampin ng bata. As in lampin. Na sino ngayon nanay ang makakagawa nun? Wala na. Siisipin nila, pagod lang yun ha, kapagod magpaputi ng ano ng harina. Ang hirap. Pero yun nagawa ko. Ang ginawa ko dun sa katsa para lang sa kaalaman ng lahat. Para madali siyang dun sa nanay na walang pambili ng lampin, yung bili lang kanya ng katsa ng yung sako ng harina. Diba damit yan? Para madaling tanggalin yung pintura niya. Kasi may pintura yun eh. Yung sulat, yung pinaka-print ng pangalan ng mga hari, yung pangalan ng binilhan ng harina. Ilalagaan nyo lang siya, papakuluan nyo siya. And then, babrasin. Nakikita nyo magkano yan. Magkukulay pula, kung ano-anong kulay, kung ano man yung kulay ng isinulat dun sa harina. Tapos ayun, bababad nyo lang, babad-babad. Kahit yung mga walang kumot, ayaw nilang bumili ng kumot kasi mahal. Pwede din yun. Paputiin nyo lang, duksan. Basta yung sabi ko sa inyo, si Hazel. Kahit pasa. Ay, hindi. Yung pasa, binili ko yun. Yung pasa. Si Hazel, kahit nahirap yung buhay namin nung nabili ko lahat ang gusto niya. Totoo lang yun. Kasi panganay. Yung ano niya, yung baro-baroan niya, binili ko din. Basta yung lampin lang ang ginawa ko. Kasi ang mahal ng lampin. Tapos, para din may pagkaabalahan ako yung, alam niyo ba, yung 2 dosena na yun. Ang mga kalahating dosena na malapad at yung lahat na natira sa 2 dosena. Inano ko na siya. Pinutol yung cut into 2. Bali yung isang cut siya, pinagdalwa ko. Tapos, tinahi ko yung mga tagiliran. Pinangalanan ko ng Baby Aguilar. Iwan ko kung asa na yun. Kasi noon kasi uso yung sa probinsya. Kung sinong mga nganak, ihiramin yung gamit. Tapos ayun, di na sinuli. Sayang naman, sana kung mga yung nanghiram lang nun, marunong magsuli. Magigamit pa namin yun. Kasi masyado akong maano sa gamit. Kaya nga lang, simula nung nag-abroad ako, wala na, wala may concern. Kahit nga yung mga dress ng anak ko eh, ni Hazel. Si Hazel kasi, sunod, mahilig din akong bumili ng damit niya. Mga dress. At saka tinatago talaga yung ano nila. Yung ay, naka-video pa pala ako. Ano, ganyan. Malapit na tayo. Mabilis lang din kung napapaganda. Basta maayos lang na mapaglaruan uli ng aming aso na si Bobby. Tapos alam niyo ba, nung nanganak ako kay Hazel, alam niyo ba yung 2 dosena na lalampin na yun na ginawa ko? Bit, isang kaon yun. Sunong-sunong ko yun nung buntis ako kay Jesus. As in, sunong-sunong ko. Kasi siyempre, pag malakad dyan, mabibit-bit, mababay siyang pag ganun. Walang ambuntis, walang pinaka-safe at
pinaka yung pinaka comfortable na dalang mabigat kundi sa ulo pa ganyan. Sunsun ko yung box. Punta doon sa Quezon. Pero syempre, isinakay ko muna yung sa barko. Tapos nung bilis naman, after 3 months, hindi na kailangan maglamping. Mabilis guys yung ano. Hindi kailangan ng lamping. Kaya buti na lang hindi ako bumili ng lamping. Pinaghirapan ko talaga yung lamping ni nung dalawa kong anak. Hindi ko yung binili. Tapos yun na, may humiram din na sinulit, kaloka naman. Pati yung mga baro-baro, ano, Lipton ba yun? Pati yung paranela kung tawagin. Talaga yung nabili ko, isang blue, isang pink. Yung paranela ang tinatawag, yung may pinakasaklob, yung lampin. Mas importante yun, dapat may dalawang ganun man lang yung baby niyo. Para pag magpapacheck up sa ospital, may pinaka ano yun eh, may pinaka sa lukot dito sa ulo, parang ganito kay baby. Ayan. Kay Kelsey ito sa alaga ko, ayan, may pinaka ganito, ayan, parang ganun na sa baby, ayan. Ganun, ayan. Tapos binabalot yung batang ganun, ayan, pang ganyan. May ganun akong binili. Alam, bili ko dun. Nung unang panahon. Importante yan. Palagi ko bili ko dun mga 40 or 15. Oo. Diba sayang yung pinaghirapan ko na 2 dosen ng lapin. Kaya nung napuntis naman ako kay Michelle. Ang binili ko lang ay konti. Kasi may experience na ako na madaling na hindi laging ginagamit ang lamping. So ang ginawa ko, one dozen. Tapos, nang 3 months na siya, si Michelle, ginawa ko ng pajama. Pajama nila, nilang dalawa. Dami yun. Kasi nga mahigit isang dosena yung binili ko, pero yung kay Hazel, 2 dosena talaga yun. Pinaghirapan ko yung paputiin. Ang puti-puti talaga, ang ganda. Natsaga kasi ako. Tuntua ako pag yung sipin mo yung, imagine nyo yung sako ng harina, may pintura yun, may sulat yun, paano ko yun nagawang sobrang puti. Tapos yun nga, hiniram. Tapos yung nangyari, bumili ulit ako kay, ng bago kay Michelle. Tapos ayun, si Michelle ay 3 months na, paulit-ulit. Nung 3 months na si Michelle, ginawa akong jumper, short, pajama. Hindi rin sila bumibili ng pajama guys, hindi ko pinili sila ng pajama. Tapos nung kaya si Hazel, shoutout kay Hazel, no, maliit pa yan, sobrang ganda ng legs niya. Si Michelle lang yung napabayaan pag talaga panganay, no, bigay todo yung pag-aalaga. Tapos si Michelle yan na maraming ang dugo kasi ni Michelle, parang madaling nasugatan. Pag nagkamot siya, gas agad yung skin. Tapos yung lumalaki, no. Pero at least, kunti pa rin yung piklat niya. Bobby, ya. Hupa, eh. Tapos, ganun niya. Ang nangyari. Tapos, alam mo, ang daming short ni Hazel at saka ni Michelle. Ang galing kong magtabas. Alam mo ba yun? Marunong ako magtabas ng jumper. Ano ba yun? Biglang namatay. Kaya yung mga nanay dyan na
lang ginagawa. Mga tela na itatapon nyo, gawin nyong short or yung mga pwede pa. Bala kayo yung mga ganun. Ang sarap sa feeling na may nagagawa kayong ganun. Diba? Hindi na kayo bibili. Tapos masarap sa pakiramdam kapag may nabuo kayong ano. May nabuo kayong wow, ang galing. Marunong ka palang ganun. Hindi na yung ganun. Eh salagay, maliit pa ako, marunong na ako magtahi. Pangarap ko na magkaroon ng makina. Sino kayo magregalo sa akin ng makina? Parang mag-stay na lang ako sa Batangas. Magtatahi lang, magtatahi. Magtatahi, nagsukumpuni, nagsisipper, yung mga ganun. Gusto ko yung ganung word. Sino kayong, shout out sa akin, dalawang anak. Sino kayong magregalo sa inyo sa akin ng ganun? Para pag nag-forgot ko, alam niya akong talent. Diba? Habang uugoy ng apo, magtatahi. Diba guys, dun sa mga nanay na mahilig mag-marites, walang alam kung di matulog, siyempre tataba kayo sa kakatulog. Tapos alam niyo ba yung pag-marites, nakagutom yan. Kasi daldal eh. Ang daldal, alam mo ba ang si ganun? Sa kakataldal, naubusan ng tubig, mauuhaw, mamaya magugutom, kaya tumataba yung mga marites. Ayan po ang dahilan kung ba't ang marites ay tumataba. Kasi nga, daldal ng daldal, mauuhaw, magugutom, so iinom, kakain, yun, uupo, chismis uli, gutom uli, uhaw uli, inom uli, kain uli. Tapos ayun, chismis ulit. harap lang pag-uusapan. Ganun. Ayan na, palit-ulit lang, palit-ulit. Kaya kung ako sa inyo, yung mga nanay na chismosa, mga nanay na walang magawa, maghalwat kayo ng mga damit nyo dyan sa aparador nyo. Baka mayroon kayong, ayan, magagawa. Ayan, natanggal yung sulot ng karayom ko. Ah. Isusulot ko na naman. Loka naman to. Sulot. Ayan, ang problema ng ano, ng bananahe. Pag natanggal uli yung sulot ng karayom, maraming laway ang mauubos. Pag kumakashot uli, o, diba? Galing ko. Shoot ulit. Shoot ulit. Tapos na ako, guys. Tapos na. Galing ko, diba? Ayan. Naku, dapat pala. Tinabaan ko na yung ano. Para hindi na ako, ano. Magpasulot-sulot. Tapos na tingnan natin kung ano ang result nung tinahi ko. Kaya pa ba? Mukhang result nitong tinahi na to. Kasi dahil dog lang naman yung ano niya, pero gusto kong kahit dog lang. Maganda yung tahi ko. Para maganda rin si Bobby. Natuwa si Bobby sa akin. Ayan. Alam niyo ba guys? Pagka kayo ay nag-try magtahi, tapos nakita ninyo maganda yung result, mawiwili kayo. Nakaka-addict magtahi.
nung ano nga eh, nung nasa 20s pa ako. So, sobra kong adik magtahi yung dating ama ni Hazel at ni Michelle. Pinutol ko yung pantalon niya. Tapos, nilagyan ko ng ibang kulay sa, doon sa may tuhod. Naabot mo ba yun? Kauto ah. Grabe yung kalokahan ko nun. Tapos sabi na, noong pinutol ko yun, sabi ni Joe, Ining, ba't pinutol yung pantalon kay buong buo? Walang kasira-sira. Eh, ikaw kay nabinat sa panganganak? Napabaliw ka na ba? Tapos, sabi ko, magugustuhan mo. Sabi ko sa kanya, wait ka lang, magugustuhan mo yan. Tapos, everyday tinatanong, yung ba pantalon na ginipit na natayin mo na? Di pa. Siyempre, ano lang yun, ginagawa ko lang yun kapag free time ko. Tapos, ayun, isang linggo yata, bago ko nagawa. Kasi, paborito pa naman niya yun. Kaya nung nayari niya, bago itaan, tara na, itinago ko yung kaputol. Tinanggal lang ko ng gitna eh. Tinago ko yung kaputol, baka mamaya eh. Hindi niya nagustuhan. Tapos nung sinuot niya na eh. Wow, ang pogi! Alam mo ba, lalong matangkad tingnan. Matangkad kasi yung ama ni Hazel. Lalong nakatangkad. Kahit bata pa akong mag-asawa. Mature na yung utak ko sa pumamaraan ng mga ganyan. Ayya, tanggalan na nga. Ayyan! Okay na yung isa. Nagigiliran. Ano, diba? Sakaling ikaw ay lalayo. Susulutan ko na naman. Oh my God. Kakainis, wasting time itong pagsusulot, diba? Tignan mo guys, ang bilis ko magsulot. Ito yung sabihin nito. Meron naman bunting dito. Pero mas masarap gamitin ang ngipin. Bibilisan ko na. Kasi inubos oras ko lang to. Actually, susundo ako sa alaga. Tignan mo, ganyan yung mananahi. Ang power ay laway. Laway talaga. Yes. Yan, sige na, bibilisan ko na, Diyos ko. Kung sakaling ikaw ay lalayo, alam niyo ba, yung mga nanay na ano, na mga tamad, kasi kaya kayo tinatamad, wala pa kayong napapatunayan sa inyong sarili, i-try nyo, gumawa, mag-assemble ng kahit anong bagay, sisipagin kayo, believe me. Kahit pag-garden, pag-luto, lahat ng bagay, i-try nyo, kahit yung pumili kayo ng poser, ng nipper, mag-practicean nyo yung sarili nyo. O kaya kung may anak kayo na babae, mag-practice din kayo mag-ipit. O magkilay. Magkilay kayo. Mag-practice kayong magkilay. Diba? Sisipagin kayo. Yan ako. Tapos ako nga nun, ako ay hindi pa ako OFW. Hindi pa ako OFW. Ako ay gasoline girl pa lang. Lagi ko ini-imagine. Kasakay ako ng aeroplano. Kahit kung ano, bata pa ako pag nagbubugaw ako ng mayas sa Antalayan. Pag may dumaan na aeroplano, sabi ko, masasakyan din kita. Sabi ko din.
Buti pa ang katotoo. Beses pa ulit-ulit pa, balik-balik pa. Balik-balik pa akong nakasakay sa aeroplano. Tapos, ayun, nangyari na. Tapos, kaya yung mga nanay na puro drama sa buhay, eh, baguhin nyo na yung ugali nyo, eh. Mag-isip kayo ng paraan na mababago yung buhay nyo, yung mababago yung sa everyday yung routine na ginagawa. Gawa kayo ng bago para hindi nakaka-boring, kasi nakaka-boring talaga maging nanay, lalo na yung mga paulit-ulit lang na sahod, kada linggo, ubos, minsan short, na, ako, napasarap lang yung kain ng isang beses, short na, kasi napasarap yung kain ng isang araw, kasi napadami yung saing, napadami yung bili ng ulam, yung kalahating kilong galong kong naging isang kilo, diba? Kayo ang isip kayo ng paraan para mabago naman, diba? Huwag ninyong hindi kahirapan, hindi kaliitan ang sahod, ang reason why kayo ay ngipin ko. O, diba guys? Start na, diba? Mabubuo ko na rin yan. Dahil hindi na siya ano, hindi na siya kasing, hindi na siya kasing, kasi syempre matagal na ano eh, hindi, nasira na, masushort na yan, mabibitin na, alam niyo ba yung bitin na. Lapit na, malapit na, kasi dahil ito ay matagal na pabayaan, hindi rin man napabayaan. Kasi hindi naman talaga ito sinira ng aso eh. Nakipaglaro sila sa aso, tapos hinigit nila. So, siyempre aso yun. Kagal. Masisira. Kaya pag yung aso, si Bobby, may kinuha siya. Sundan mo lang yung higit niya. Kasi kapag pag hinigit mo siya, masisira talaga. Si aso yan, mata magagawa. Kaya, halimbawa, kinagat niya, pabayaan niya muna. Kasi bibitawan din naman yan eh. Hindi naman niya lulunukin. Kasi kapag hinigit niyo, masisira talaga. Ito, ulitin mo, kaya nang gunit-gunit eh. Kasi hinigit nila ng hinigit sa aso. Kaya, ayan. Masira. Sabihin ni Lola, ano na naman yung kalokohan ng ginawa mo niya. Hindi naman yung pinapatahit. Marami kaming pera para bilhin niya. Ba't mo yung tinahit pa? Galalang. Gusto ko lang. Gusto ko lang maging content. Maging content. Content talaga. Hindi na eh. Ganun talaga ako. Kahit ano, basta pwede pa. Hindi ko tinatapon, guys. Yan ang problema kapag nagbuhol, okay lang. Ayan. Ayan. Umano siya. Ayan. Nag-lock. Ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Nag-lock siya. Hey. Ano ba yan? Ayan, tapos na din. Ngipin ulit. Oh, then, ayan po, ganyan po yung itsura ng tahi ko. Kita nyo, kasi nga naputol. So, dapat dulagyan ko na lang ng sticker. Ang mahalaga ay na ano na siya, ang tawag dito, na nakumpune na, hindi siya sirang-sira. So, diba?
Hindi siya sirang-sira, guys. Diba? Yun ang malag. Ito ay sirang-sira na. Okay na yan. Hindi na yan. Pwede pa rin. Basta may content lang ako. Para may content lang ako. Natatawa ako sa content ko. Diba? Nalagyan ko yan ng sticker mamaya. Yung parang style. Tapos susulat ako, Bobby. Yan. Nalagyan ko siya ng sticker. Kasi hindi ako pwedeng magtagal. Dahil, yan, ipapasok na natin. Try na natin kung ano ang result. Ayan, ipapasok na natin sa loob. Ayan. O, diba? Hello! Ayan po yung tinahi ko. Oh, di ba kanina nakita nyo naman, sarang-sara siya, di ba? Ayan. Hindi pa siya tapos, guys. Natapusin ko rin content ko. Thank you for watching. And don't forget to like and subscribe. And then, as usual, yung mga nanay, gawa kayo ng bago para hindi nakakaumay ang ating buhay. Bye-bye! Ano na pala, ayun! Yung latest nung ano ko, nung aking tinahe, ayan na. Nakita nyo naman siguro na gutay-gutay yun nung una kong, yung ano, ayan. Halos hindi na siya mapapakinabangan, diba? Talagang as in, gutay-gutay siya. Pero eto na! Dan-dan-dan! Natapos ko na, and then, with design! Nakita nyo yung design? Medyo magulo pero ayos lang. Kasi dati malambot yan kanina. Ngayon, ito pa lang ganitong tela. Ang plano ko, idikit ko lang siya. Pag ano ko ng ano, ng dito o. Oh. Paglagi ko ng AA, bigla siyang tumigas. So yung mga tagiliran, hindi na siya matusok ng karayom. Hindi pala ito siya pwede, guys. Doon sa tela na stretchable, yung AA, hindi pwede. Umuusok. Ay, grabe. Di ba maganda siya? Heart design. So, ready to give to my dog. So, paano guys? Ayan. Kaya, dun sa mga nanay, sa halap ng mga kay Marites, mag-isip, maghalwat ng mga sirang damit, at lagyan ng design, at tahiin. Bye-bye! Thank you for watching. Ganda, di ba? Ready to give my dog. Okay, Bobby! Okay, catch. Bobby. Ooh. Wow, Chichi, oh, lengo. Chichi, make nice for you, right? Honey, this one? Laruan po yan ng aking dog. Ayan. Kasi sinira niya. Okay, bye-bye. Thank you for watching again.